Okay, mga kaibigan, mabilisan lang, no? Dagdag kaalaman para sa mga hindi pa po may alam. Ito po ay Montero GLS 2011. Pero minsan, kahit sa ibang model, meron din po nitong tinatawag na center bearing. May bushing po yan. Ito, bushing po yan. Yung goma yan, yan. Yung malambot na yan, goma. Yung gitna niyan ay bearing. Ito po yung propeller shaft. Hati po yan sa gitna, no? Isang part. Tapos may center bearing. Mayroon pa po yung kadugsong sa likod. Ayan. So yung ibang mga sasakyan, isang buo lang yung propeller shaft, no? Walang putol sa gitna na center bearing. Pero yung mga meron po, silipin yung sasakyan nyo. Kung meron kayong putol sa gitna na ganito, dugtungan, tingnan ninyo yung bushing or kalugin ninyo ito. Ayan. Pag nakita nyo po itong may kalug na, or yung parang durog na yung bushing sa gitna, ito 2011 pa ito, pero buo pa yung bushing niya. So depende yan sa pagda-drive ninyo, depende rin sa driving habit, depende kung sa kayo nagda-drive na lugar, kung yan ba ay lagi nilulusong nyo sa baha or anuman, lagi kayo nagpapakamot, yung nagpapadamba ng sasakyan. Yan po kasi ay nagtatanggap din yan ng stress, no? Pag yung biglang kumakagat yung kambyo, halimbawa pinapadamba ninyo lagi o pinapakamot ninyo yung gulong ninyo, may mga kilala kasi akong ganun. Yeah, mabilis yan ma-stress at mapupunit, no? So tingnan ninyo kung buo pa. Lumalagotok po yan kada arangkada tsaka bibitaw kayo ng silinyador. Kada arangkada ka, tok! Tapos pag bibitaw ng silinyador, tok! Gumaganon din yan. So nagkokos po yan ng ingay, lagotok. Hanap kayo ng hanap sa pangilalim, yung pala nandito sa center bearing yung inyong problema. Yan. Tapos, pag may leak na po dito, yan, makita nyo naman po yan dito, may oil seal lang po yan, no? Hinuhugot lang din itong propeller shaft. Ang masama kasi, pag natuyuan kayo ng transmission fluid o sa mga manual ay gear oil, pag may leak dito, tas hindi ninyo pinapansin, ayan po, kabuo ng transmission yan. Pag may leak yan dito at hindi nyo pinapansin, pwede mag-cause ng ugong, masisira yung inyong transmission, no? Yung mga gears, yung mga bearing sa loob, matatasahan yun kasi magbabakal sa bakal, wala na silang lubrication sa loob, wala ng gear oil, wala ng automatic transmission fluid. Yan, yun ang magiging cause ng pagkasira ng inyong transmission. Kaya pag may nakita kayong leak, dapat po ganyan, tuyong-tuyo ang inyong transmission. Pati makina, syempre, dapat dry, ayun. Makita nyo, oil pan dry. Ito yung oil pan ng makina, ito yung oil pan ng transmission. Nakita nyo, tuyong-tuyo. Kung may nakita kayong basa, pacheck nyo agad, mga kaibigan. Dahil baka kayo ay matuyuan ng langis, pumatok, matuyuan kayo ng ATF, magka problema ang transmission ninyo, mag-overheat. Yan, yan ang mga concern natin. Kailangan yan. Laging okay ang mga gasket. Tsaka oil seal. Dito rin po, sa differential. So, susundan nyo lang itong propeller shaft. Ang tutumbukin po yan ay differential. Ayun. Ayan. So, meron din po yung gear oil sa loob. Pag nagtagas po yan dito, may oil seal din yan. Pag dito naman yan nagtagas, sa pinakabungo niya, no? Pag natuyuan ng gear oil yan, magkukos din po yan ng ugong kasi magbabakal sa bakal. Kaya yung iba, pag mabilis ang takbo, umuugong, hindi naman wheel bearing, hindi naman axle bearing, yung pala yung differential na nila mismo. Yung mga gear sa loob at bearing ang may problema. Okay? So yun lang po mga kaibigan, siner ko lang kasi mag-change oil ako ngayon ng transmission dito sa Montero ni AirPods. Okay? Okay, so dagdag pa mga kaibigan. Ito po ay nagkukos din ng vibration. Kapag ito ay may kalug na, nawawala po yung parang pinaka-balance nito. Siyempre, gumaganon-ganon siya sa takbo. Nagkukos yan ng vibration sa gitnang bahagi ng sasakyan or likod. Kala nyo, wheel balancing lang. Pero hindi, ito po. Pag may kalug yan, malakas din po yan mag-vibrate kasi wala siya sa sentro. No? Kailangan po, sentrong-sentro yan. Kaya may bushing po yan. Kagaya din ng transmission support, mga kaibigan. Ayan po ang transmission support, no? Iba-iba ang pwesto, bawat sasakyan. Yung iba nasa tagiliran ng transmission, yung iba nandito na sa bandang gitna. No? Pag ito po ay nadurog, itong goma na to, gaganon-ganon po ang transmission yan. Lalagapak-lagapak din po yan kapag umaarangkada tsaka nag-aano kayo, decelerate, no? Arangkada, bitaw sa silinyador. Yan. Kailangan po yan mapaltan ng inyong transmission support. Ma-vibrate din po yan pag naka-minor kasi ito, bakal, goma, bakal. Pag yan po ay bakal sa bakal na, durog na goma, bukod sa bagsak ang transmission, ma-vibrate,
Yun nga. Magkukos yan ng laguto. Pag umaarangkada kasi bilang hahato yung transmission pataas, biglang bababa. So yun po, parang engine support din, ganun din sa engine support, mga kaibigan. Ayan, engine support, makikita ninyo. Bakal, may palaman na goma, tas bakal ulit. Pagdurog na ang bakal, bagsak ang makina sa side na to, magdidikit yung bakal sa bakal, pagdurog na yung goma, yan, maingay na yan at mabibrate kahit naka-minor lang. Ayan, kabilaan yan, left and right, engine support. Ayan, lahat ng kotse, meron yan, no? Kasi hindi pwedeng yung bakal, nakapatong din sa bakal kasi mabibrate yun. Yan ang pinaka-shock absorber ng vibration ng makina. Yung engine support, yung goma na yan. Okay? Ayun lang po, sharing is caring.